Gaano katotoo na ito ay isang fallen angel? Hindi naman siguro lingid sa inyong kaalaman na kumakalat ngayon sa iba't ibang social media na ito daw ay isang anghel o alagad ni Satanas. May mga nagsasabi pa nga, isa daw itong babae. Totoo nga bang may kasarian ang anghel batay sa Bible? Ngayon, aalamin natin kung may katotohanan ang lahat ng ito sa pamamagitan ng Biblia. At ito pala na pag-alamanan ay isang natural na rebulto lamang at walang espesyal dito. Ito, pakinggan nyo at simulan na natin. Naging usap-usapan sa social media ang di umano na fallen angel. At meron pang nagsasabi na ito daw isang babaeng anghel. Totoo nga ba ang sinasabi nila na ang mga anghel ay may kasarian? At totoo ba na ito ay isang fallen angel na na-preserve? Noong Enero 25, 2023, isang social media ang nagbahagi ng video ng isang estatwa na sinasabing anghel. Ang iskultura ay nahukay ng mga minero sa isang lokasyon na 340 kilometro ang layo mula sa Russian town ng Zeya sa Amur Oblast. Isang residente ng Blagoveshchensk ang nagbahagi ng video clip sa social media. Sa nasabing social media, hindi malinaw sa video ang figura kung ito ba ay nakatayo o nakaluhod o nakaupo. Ang rebulto ay may espada nga at kalasag sa harap nito. Isang malaking balabal ang nakatakip sa ulo at hindi masyadong naaaninag ang mukha nito. Bagaman mukhang nakakatakot ang estatwa, ang malaking pakpak sa likod nito ay batay sa mga minero, isa itong anghel na nahulog sa kalangitan. Gayunpaman, kinumpirma ng press secretary sa Elga Coal Complex na ang sculpture ay hindi nga Russian fallen angel. Makikita sa video ang dalawang manggagawa sa minahan. Nagsalita sila tungkol sa paghuhukay nito mula sa lupa gamit ang isang excavator. Sinabi rin nila na naramdaman nila ang estatwa ay naglalabas ng ilang uri ng enerhiya. Dagdag pa ng dalawang minero, hindi sila nag-aksaya ng oras para ipaalam ito sa mga otoridad. Matapos nun, nagpadala ng chopper para kunin ang nasabing rebulto. At ito na nga, mabilis na kumalat sa social media at hindi lingid sa inyong kaalaman, meron pang nagtapik na ito daw ay anghel at nagtala pa ng Bible verse na iniuugnay sa pagrerebelde ng alagad ni Satanas dito sa lupa. Ngunit, totoo kaya yun? Ipagpatuloy natin. At sinabi pa na isang babae daw di umano ito. Gayunpaman, ang nasabing rebulto ay nagdulot ng kaguluhan sa isipan ng mga residente ng rehiyon ng Amur dahil nga sa paniniwala na isa itong fallen angel. Tulad ng ipinaliwanag ng press secretary sa Elga Coal Complex, walang pag-aari ang estatwa at matagal nang nakatambay sa ship camp ang nasabing rebulto. Ang dalawang manggagawa sa minahan at nagkataon na napadpad doon at nagpasya na ibahagi ito ng isang kwento upang maging viral sa internet. Sa madaling sabi, ang lahat ng ito ay isang kwento lamang. Sa madaling sabi pa, ang rebulto ay isang ordinaryong rebulto lang at walang espesyal na bagay o kapangyarihan o anghel man na galing sa langit. Lumalabas na wala itong katotohanan at wala sa anumang kumalat na kwento na tungkol sa anghel ang totoo. Ayon sa nakalap nating impormasyon, ayon sa dalawang minero ay nagbibiro lang sila yung sinabi nila na ito ay isang fallen angels. Ngayon, sagutin natin kanina yung tanong na meron bang kasarian ang anghel? Basahin natin dito sa Mateo 22:27 hanggang 30. At sa kahuli-hulihan nilang lahat ay namatay ang babae. Sa pagkabuhay ngang maguli, sino kaya doon sa pito ang magiging asawa? Sapagkat siya'y naging asawa nilang lahat. Ngunit sumagot si Jesus at sinabi sa kanila na nagkakamali kayo sa hindi pagkaalam ng mga kasulatan ni ng kapangyarihan man ng Diyos. Sapagkat sa pagkabuhay na maguli,
ay hindi na mag-aasawa ni mga pag-aasawahin pa, kundi gaya ng mga anghel sa langit. Kita, mga kamunti, ang sabi mismo ng Panginoon, hindi na mag-aasawa ang tao kapag nasa langit, tulad daw ng ano, mga anghel. Ibig sabihin nito, sa ibang translation ng Bible, walang kasarian ang mga anghel, hindi babae o lalaki. Kaya ano sinasabi ni Kristo kapag meron nagsasabi na ang anghel ay isang babae o lalaki? Hindi ako ang sasagot. Basahin ulit natin sa Mateo 22:29. Ngunit sumagot si Jesus at sinasabi sa kanila, nagkakamali kayo sa hindi pagkaalam ng mga kasulatan ni ng kapangyarihan ng Diyos. Yan, mga kamunti, malinaw, sa Bible lang tayo maniniwala. Huwag tayo papalin lang, isipin nyo maging si Kristo man, sinubukan tuksohin ni Satanas. Ayun, mga kamunti, napanood nyo po ang ating talakayan ngayon. Marami kasi nagsasabi na anghel daw ito, at may mga analysis pa sila na sinasabi ang anghel pala ay babae o lalaki, may ibang babae at may tsura. Mali po. Ang sabi po sa Biblia, walang kasarian. At iba pang talata ng Biblia, ibang-iba po ang anghel sa tao. Malayo po, malalakas po ang anghel, natatangi po. Hindi po yan katulad ng isang tao, no? Dalawang klase po ang anghel, no? Ang anghel po, isa po, espiritu sa kalagayan. Hindi niyo po, walang laman at walang buto. Parang hangin po, hindi niyo nakikita, no? Saka, yung isang anghel naman po, sa gampanin. Anghel po sa gampanin. Nakikita niyo siya, kagaya ng ano, sa anghel sa gampanin, kagaya ng mga mensahero. Katulad ng nasa ano po, yung isinugo ng Diyos sa Sodom at Gomora, na ipinasabi kay Abraham na gugunawin niya ang Sodom at Gomora sa pamamagitan ng apoy at asupret, papaulanin niya. Nagsugo ang Diyos ng anghel nun. Nakita nga ni Abraham, nakausap pa. No? Paano, mga kamunti, alam ko na bigyan na naman ng linaw sa inyo, tandaan nyo, dito lang yan sa may katotohanan at laging may batayan. Sabi ko sa inyo, walang ibang pasarap na pakinggan sa lahat yung may pagbabatayan. Lalo na yung pagbabatayan mo, banal na kasulatan. Hindi lang history, kundi banal na kasulatan, hindi chismis at di haka-haka. O paano, mga kamunti, proud Muntinlupa, proud Muntinlupeño, boom Pilipinas, proud, ingat po kayo. San man narating ang videong ito, o papaano, hanggang sa susunod, paalam.